Hello, welcome dito sa first episode natin sa Electrostatics. Bali, ang i-discuss natin ngayon is laws of electrostatic. Bali, dadahan-dahanin natin ito no hanggang sa umabot tayo dun sa capacitance and then after lilipat naman tayo ng electromagnetics. Bali, for today's episode, tara na talakayin ang laws of electrostatics. So, ito na ulit tayo. Makakapag-lecture na tayo. So, episode 1 muna tayo dito sa electrostatic. So, sa laws of electrostatic. So, punta muna tayo dun sa concept ng static electricity. Since ang static electricity, no, hindi siya gumagalaw. Pwede natin masabi, electricity at rest. Pero di ba dun sa definition ng electricity, alam natin dynamic siya kasi related siya dun sa current. Bali ngayon, ang mapapansin natin dito, di ba yung current is a flow of charge? So, kung flow siya ng charge, gumagalaw siya. So, ngayon, yung mga charge natin, hindi sila gumagalaw, no? At rest sila. Kaya, masasabi natin, static electricity, not unless, no, merong mangyari na kung saan matutulak yung mga charge, gagalaw sila. So, normally, yung atom is electrically neutral. Kasi di ba nandito si proton, tapos si neutron, and then si electron nag-o-orbit lang sa labas. So kung gaano karami yung electron, ganun din karami yung proton dun sa isang atom. So dito, hindi pa natin masasabi na merong charge ito, no? Okay? So once na magkaroon ng deficiency sa electron yung isang atom, or kung gaano man karami yung proton and electron dyan, di ba? Sabihin na lang natin, magkaroon siya ng ano, deficiency in electron. Okay, so deficiency in electron. So, doon natin masasabi na yung body is positively charged. Ayan, positively charged. Na kung saan naman, kung baliktad naman yung mangyari, imbis na kulang, nangyari, meron ka ngayong excess in electron. Okay? So, masasabi natin, yung body is negatively charged. So, in terms of static electricity, no, yung total deficiency mo or yung total excess mo ng isang body, ang matatawag natin doon, siya ay charge. So, pwedeng positively, pwedeng negatively. So, depende kung deficient ba or excess. So, ngayon, sa usapin na electrostatic phenomenon, hindi natin maiwasan no, yung term na permittivity. So, certain property siya ng isang medium. Pero ang tanong, ano ba yung permittivity na yun, di ba? So, ngayon, tignan muna natin yung definition niya sa mga iba't ibang dictionary. So, yung permittivity are, ayon kay Merriam-Webster, ability ng material to store electrical potential energy under the influence of electric field. May bagong, ano ngayon, term ulit, electric field naman. Or dun sa New Oxford American Dictionary, ability of a substance to store electrical energy in an electric field. So, ibig sabihin, damay dito yung electric field. Tapos, ability daw yun ng material na makapag-store. Yun yung permittivity. So, paano kaya sila nakakapag-store, no? Pero more on kasi, yung mga dawit na material dito is yung mga tinatawag natin mga dielectric or minsan ang tawag is yung mga insulator. So, tandaan natin, ang insulator is hindi nagkoconduct ng electricity. So, kung hindi siya nagkoconduct, we can say na yung mga charges or electrical energy is matatagpuan lang natin sa surface nila. Hindi nagko-cross dun sa body nila. Hence, nakakapag-store sila ng electrical energy or electrical potential. Pero kailangan nasa under sila ng influence ng electric field. So, ano ba yung electric field na yun? So, it is found that in a medium around a charge. So, sabihin na lang natin, di ba meron tayong charge dito na negative. Tapos, depende kung ano yung medium na naka-surround sa kanya.
So sabihin na lang natin air. Okay. Ayan. So ano yan, 3D yan, 'di ba? So nakapalibot kay negative charge natin is air. Tapos ngayon, merong force na nag-a-act dun sa positive or negative charge kapag na-place sila dun sa medium na yun. So sabihin natin, ayan, may medium tayo ulit, air. Tapos naglagay tayo ng positive charge at negative charge. Okay? So once nailagay natin itong dalawang charge na to dito sa medium na to, meron daw force na nag-a-act dyan sa dalawa. Okay? Yun nga lang, kapag yung charge ay sufficiently large, so masyadong malaki, then it may create a huge stress as cause to electrical rupture of the medium. Or yung parang na-discuss sa power system, kaya lang ano to, medyo malayo na no, yung pang-graduating na subjects na ng EE. Or sabihin natin, di ba, once na yung kung sa air, maayonize yung air, madidisrupt niya yung insulation ng air. So makakatawid yung kuryente from positive to negative. Pwede natin masabing ganun. So followed by the passage of an arc discharge. So yun nga, nagkakaroon ng arcing na tinatawag kung masyadong malaki yung potential. Or kapag nasa capacitor na tayo, sa capacitance, ang tawag dun is working voltage. Meron kasi mga voltage rating yung mga capacitor natin, no? Na kung saan, kapag sumobra yung rating ng voltage mo doon sa working voltage, eh bubutasin niya yung insulator. Kasi yung basic definition ng capacitor natin is two conducting material separated by an insulator. So yun, pwede natin sabihin air. So kung masyado na malaki yung charge or malaki yung potential, pwede niyang itulak, no? Mabutas yung insulating medium. Sabihin na lang natin, kung solid yan, makikita mo talaga mabubutas yung solid. Yun nga lang kasi, di ba, yung air kasi invisible eh. Pero yun, dahil invisible yung air, makikita mo naman visibly yung electricity na tatawid from one point to another point. So sa sobrang lakas nung charge or nung potential, ayun, nagkaroon ng stress na kung saan nabutas yung medium. So ngayon, ayan, the region which stress exists or in which electrical forces act and is called electric field or electrostatic field. So ngayon, drawing natin to, no? And sabihin natin, meron tayong positive dito tapos may negative. So ngayon, mag-emanate dyan yung electric flux na tinatawag. Okay, yung electric lines of force. So iba pa yung magnetic flux na tinatawag, no? So ayan, bali tatawid dito, 'di ba? So ngayon, yung mga lines na 'yan, nandiyan yung stress na tinatawag. So kung masyadong malakas, 'di ba? Eh mapupunit yung medium natin, 'di ba? So kung air nga 'yan, since ano siya, invisible, makikita mong magiging visible yung electricity. So ibig sabihin, itong region na 'to, ayan yung, ayan, electric field or electrostatic field. Nandyan yung stress. Depende nga lang kung gaano kalakas itong mga charges mo. So kung sagad-sagara yan, di ba, ayun, hanggang sa umabot na sa point na sisirain niya na yung medium, ayun, kung sa capacitor, ang language na tawag natin doon, na short yung capacitor. Okay, so ayan yung electric field, no, yung stress na nag-i-exist doon sa dalawang charges. So ngayon, balik na tayo dito sa absolute and relative permittivity of a medium. Ibig sabihin, kada medium, meron silang absolute at relative permittivity. So hindi absolute na ito para sa lahat, no? Absolute lang ng isang material, okay? So ayan, balik tayo. So while discussing electrostatic phenomena, a certain property of the medium is called permittivity. So yung ability niya nga na mag-store ng electrical energy with the influence of electric field. So pinakamaganda talagang ano dito, alam nyo, example is yung capacitor eh. O, diba, two conducting materials, tapos merong insulator sa gitna. So ngayon, diba, kung itong capacitor na to,
merong karga itong mga plates na to. So tatawid yung electric lines of force, 'di ba? Ayan, from positive to negative. Okay? So ngayon yung insulator, syempre hindi naman tatawid yung kuryente diyan eh. So natatrap lang dito, kaya nakakapag-store siya dahil hindi naman tumatawid. Pero in the same manner, masasabi natin na stress yung insulator. Kasi meron pa rin ano eh, electric lines of force na tumutulak eh, na kukuha. Pero ayun, as long as na kaya ng insulation level, lahat ng mga charges, ayun, nandyan lang sa ano, nasa tig isang side lang. So, ayan, yung ability niya para ma-store itong mga charges na to, permittivity yun. Kaya daw it yung electric field, di ba? Tsaka yung permittivity sa usapan ng electrostatic. Because of insulator, ayan, na-stuck na dito. So, static na lang sila dito, di ba? So, ayan, na-store na yung electric potential. So, ayan, bali, every medium so possesses two permittivities. So, yung absolute, and then yung relative. So sa pag-measure ng relative permittivity, bali vacuum of free space ang ginagamit as a reference medium na kung saan ito ay mayroong absolute permittivity of 8.854 times 10 raised to negative 12. So sa mga calculator natin na Carse ngayon no, or Olympia, dahil pinagbawal for now yung Casio, constant number 32 siya. So yun yung value nun. So lalabas yung vacuum, meron siyang absolute permittivity na 8.854 times 10 raised to negative 12. So, yung relative niya magiging 1. So, yung formula kasi niyan is E is equal sa E sub O times E sub R. So, yung absolute is equal dun sa permittivity ng free space or ng vacuum multiply dun sa relative. Pero since, di ba, yung vacuum yung ginagamit nating reference medium, siya yung magiging number 1. So, being the ratio of two similar quantities, so yung ER ngayon, walang units. Since ikaw nga yung ano eh, di ba, yung reference. Eh, same yung absolute, tsaka yung permittivity ng free space for a vacuum. Kaya lalabas yan ay 1. So, ngayon, di ba, kung mamimili tayo ng ibang medium, yung relative permittivity nun as compared to vacuum is ER na naman ulit. Or sabihin natin, di ba, yung ER ng ibang material. So, parang constant value tapos yung ER ng vacuum. Eh, since 1 to, di ba, ayun. So, kung ano yung number nito, yun na siya. So, ngayon, yung magiging absolute permittivity ngayon is ng isang medium or ng ibang material is E is equal sa E sub O multiply by E sub R nung material na yon. So, example na lang, ayan, yung relative permittivity ng mica is 5. So, ibig sabihin, relative dun sa vacuum, 5 times siya. Kasi nga, di ba, 1 yung vacuum. So, yung mica daw ay merong relative permittivity na 5. So, in relation or in relative with the permittivity of vacuum, 5 times yung sa mica. So ngayon, yung absolute permittivity mo, yung E is equal sa E sub O times E sub R. So yung 8.854, dahil ito nga, di ba, yung value mismo nung permittivity of free space or vacuum. So times 5. So makukuha mo na yung pinaka value mo. So, yan na yung absolute permittivity mo. Pero yun nga, yung relative, ibig sabihin, relative sa vacuum, ilang times ka. So, bali ganun lumalabas yung relative permittivity. So, yung absolute, yun na yung pinaka-value mo ng permittivity mo. So, yan ha. Yan yung ability ng material na makapag-store ng electrical energy under the influence of electrical field. So ngayon, punta na tayo sa pinaka-basic ng law of electrostatics. So dito na papasok yung Coulomb's law. So yan, di ba, sa mga physics natin nung high school or basic physics nitong college, nadaanan na natin yan. So basic lang, parang magnet lang, di ba? Ayun, unlike science attract, like science repel. So yung first law natin, like charges of electricity repel each other,
So ayan, 'di ba? Whereas unlike charges attract to each other. 'Yun yung first law. So attract or repel. So second naman, according to this law, yung force na may measure natin, 'di ba, between two points of charges is directly proportional dun sa product ng strength ng mga charges at inversely proportional dun sa square ng distance between them. So this also known as Coulomb's law and can be expressed as mathematically. So ang gagawin muna natin siguro ngayon, no, MKS system muna tayo. Siguro kung makakapagbigay ako ng example ng CGS later na lang siguro. So for now, focus lang muna tayo sa MKS system. So yung force, ayun nga, product nung dalawang charge all over. Ayan, so papasok na naman sila permittivity. So 4 pi, so since ano yan, 'di ba, parang paikot siya, 'di ba, spherical ganun. Ayan, so bali yung permittivity of free space multiply dun sa relative. Depende yung charges kung nasang material ba sila or medium. Tapos square ng distance. So yan, bali Coulomb squared, no, tapos meron kang farad per meter sa baba. And then, ayan, square meter. Kasi yun, equals na yun sa Newton. So siguro sa next episode na lang, no, doon natin i-breakdown paano naging ano to, Newton, itong sa Coulomb's law. So ngayon, ang gagawin na natin is magsosolve na tayo ng problem with pertain dito sa laws natin sa electrostatic. Specifically, no, yung second law. Yung ibang problem natin, doon na lang natin i-apply yung first law. So, problem number one. So, calculate the distance of separation between two electrons. So, nasa vacuum daw sila. Or pwede natin masabing nasa free space. Okay? For which the dielectric force between them is equal to the gravitational force on one of them at the Earth's surface. So, mahalaga tong salita na to, no? Electric force between them equal daw doon sa gravitational force doon sa isa. Okay, so sabihin natin yung F doon sa electrostatics is equal doon sa gravitational force. So yung gravitational force natin lalabas mass times gravity. So ito naman yung dalawa. So yung Q1, Q2 all over 4 phi E sub O, E sub R, D squared. Since nasa vacuum yan, 1 na ito. Tapos ito, alam na natin to, 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. So ito, charges. So ito, no, meron mga ina-assume yung problem ngayon. Una, binanggit niya, electrons daw itong mga to. So, ano ibig sabihin nun? Dapat alam mo na yung charge ng electron. So, yun, para sa mga calcio na Casio, Tarse, tapos yung Olympia, ayan, ano siya, constant number 23. Or let's say, 1.602 times 10 raised to negative 19 coulomb. Yan yung charge ng isang electron. So, ina-assume ng problem na alam mo na siya, 'di ba? Okay? Tapos hindi lang 'yun. So, ito ina-assume din ng problem na alam mo. So, ito is number 32. Baliktaran sila, 'di ba, sa calc. So, ngayon, yung magpapahirap na onti dito, ito. Yung mass ng electron. So, ito, gravity ito eh. Gravitational force, 'di ba? So, ang force natin due to gravity is mass times gravity. So, ang gravity mo is 9.81 meters per second squared. So, imumultiply natin yan sa mass ng electron. So, in terms dun sa calc, constant number 3 siya. Pero yun, kung kabisado mo, 9.1 times 10 raised to negative 31 kilogram. So, ayan yung mga constants na para kailangan, dapat alam mo dito sa problem number 1. So, kung hindi, mahirapan ka i-solve sila. So, ang pinaka-pakay natin dito para sa problem number 1 is yung distance. Ito.
So kapag chinek natin yan, may mas ka na, meron kang gravity, meron kang charges. Ayan, C1.602. So meron ka na rin constant na permittivity of free space. So pwede na to. So mapag-solve na tayo. So yan, i-layout na natin dito. So yung mass is 9.1 times 10 raised to negative 31. So sobrang gaan, di ba? Kilogram. Multiply by 9.81 meter per second squared is equals to. So yan yung mga ibang materials pala, no? Gumagamit sila ng 9 times 9 or 9 times 10 raised to 9. Tatanggalin na nila itong 4 pi e sub o e sub r and then ililipat na lang nila as 9 times 10 raised to 9. So ako kasi hindi ko inugali yun, no? Pero yung pwede na magamitin, accurate pa naman rin yung sagot, pero ayun, ako lang to, hindi ko siya, ano, hindi ko siya parang parating ginagawa. So kaya meron tayong dalawang charge, since equal tong electron na to, a squared ko na lang siya. So 1.602 times 10 raised to negative 19 coulombs squared all over 4 pi. So yung 8.854 times 10 raised to negative 12. Okay. Farad per meter. So times 1 and d squared. So yeah, pwede mo na siya i-shift solve, no? So si Carse, si Olympia, ayan, may shift solve pa naman din sila. So ngayon gawin natin, damputin natin yung mahiwagang kalkyo. So ayan, eto na siya. So pwede, humugot tayo ng mga constant dito. So tandaan, up yung gamit ko. Kaya iba siya dun sa natural na kalkyo. Ayan. So constant 3 and then 9.81 is equals 2. So yung electron, pang 23 ito. Ito, elementary charge, squared natin. So sa baba, 4 pi. So yung e sub o, number 32. Ayan, hanapin natin siya, pang 32. Ito. Ayan. Tapos, ito na yung hinahanap natin, x squared. So, ship solved. So, ayan, bali, 5.081 meters. So, 5.081 meters. So, yan yung distance na kailangan mo dun sa dalawang electron sa isang vacuum para yung electrical force nila is maging equal dun sa gravitational force. So, ayan yung sagot natin sa problem number 1. So, problem number 2. So, calculate the electrostatic force of repulsion between two alpha particles. Ayan, when at a distance of 10, ayan, raised to negative 13 meter from each other. So, yung charge ng alpha particle is 3.2 times 10 raised to negative 19. So, halos mabuti, binigay na lahat. So, yung Q natin is 3.2 times 10 raised to negative 19. So, meron silang distance. So, ayan, sabihin natin, dalawa sila, di ba? Yung distance nila, sobrang ikli nito, no? So, kumbaga, pag naging Ant-Man ka, ayan, doon mo makikita tong distance na to. Ayan, so, 10 raised to negative 13. O, tapos, ayan, naghahanap na siya ng force. So, yung pinapahanap is yung force. So, yung force natin, di ba, is Q1 multiplied by Q2 all over 4 pi E sub O, E sub R, D squared. So, kapag may mga ganitong problem, hindi sinasabi, no, kung nasa ang medium sila. Ang i-assume nyo na lang, nasa vacuum sila or free space or nasa air, di ba? So, ngayon, lalabas, ayan, 3.2 times 10 raised to negative 19 coulombs squared. Okay, all over. So, 4 pi, 8.854 times 10 raised to negative 12. So, farad per meter. So, times 1 dahil, ayun, free space. Tapos, multiply by 10 raised to negative 13 meter squared. So, ayan, meron ka ng force.
So itong number 2 medyo madali siya, 'di ba? Direct substitution. So ayan, solve na natin. So 3.2 times 10 raised to negative 19. Ayan, so 4 pi. And then yung constant natin, 8.854. Okay. And then, yung distance squared. So, 10 raised to negative 13. Ayan, squared. Yung sa taas, squared din. Ayan, equals. So, 0.092. Okay, 0.092 newton. Or kung imimili natin yan, ayan, 92.03 millinewton. So, 92.03. Ayan, 03 millinewton. And times 10 raised to negative 3 newton. So, ayan yung sagot sa problem number 2. And then, last problem. So, determine the resultant force on 3 microcoulomb charge due to, so ito no, may dalawang magkaiba. Negative 4, tapos positive 10. All these 3-point charges are placed on the vertices of equilateral triangle. So may ina-assume ulit yung problem. ABC of side 50 cm. So equilateral, same lahat ng side. At the same time, same lang rin yung mga internal angle. So since di ba yung isang triangle, kailangan meron yung angle na 180 degrees kapag pinagsama-sama mo. So ito, masasabi natin, edi kada triangle meron 60. So ito, para dumali yung pagsosolve mo, eh, ilagay mo sila sa parang analytical geometry plane, no? At yung pagdali ng pag-solve mo dito, nakabase kung saan mo ilalagay si 3 microcoulomb. So ako, ilalagay ko siya sa may x-axis. So sabihin natin dito siya. Nandito si 3 microcoulomb. Tapos sabihin natin nandito si 10. Okay. Microcoulomb. Tapos nandito si 4. Negative 4 microcoulomb. So, dadali yung pagsosolve mo dito kung itatransfer mo papuntang complex numbers itong mga value nila. Pero sa ngayon, ang problemahin natin, ano yung force na nag-a-act, diba, dun sa 3 microcoulomb na kinocontribute nito ni 10 at ni 4. So, lagyan lang natin ng distance na 0.5 meter. Ayan. Since yung 50 cm is 0.5 meter. So, between 3 column and 10 column, since like sign sila, di ba, repel. So, si 10 column papunta dito, si 3 column papunta dito. So, kung gagawa natin ng free body diagram yan, nandito yung force ni F10 to 3. Okay? Ganun siya lalabas. Pagdating naman dito, eh unlike sign sila, 'di ba? So attract. Okay, so humahatak dito. Nagkakahatakan silang dalawa, okay? So ibig sabihin, base dito, nandito si yung 4, okay? So F. So F 4 tsaka 3. Ito siya. So ngayon may free body diagram na tayo. Ito, alam natin, nakalocate ito at 180, bar 180. Since equilateral triangle sila, di ba? Lahat ng angle is 60. So, itong F43, malalaman natin 60 degrees. So, ayan, malalaman na natin yung resultant force na nag-a-act dun sa 3 microcoulomb. So, we can say yung total force is equals dun sa F43 plus F103. Ayun nga lang, 'di ba? Dahil isosolve natin sila in complex form, mag-iba na onti yung formula natin. Okay, so ganito na siya. So bali Q3 tapos yung Q4 all over 4 pi e sub o e sub r d squared bar angle
60 degrees. Okay, alam natin, di ba, unlike sign sila. So ngayon, pag sinolve ko to, hindi ko na ilalagay yung negative nung 4 microcoulomb. Bakit? Kasi nilagyan ko na siya ng direction eh. Okay na ako ha. Nilagyan ko na siya ng direction na pa-attract siya dito. Okay? So hindi ko na kailangan ilagay yung negative 4 do sa 4 microcoulomb since nilagyan ko na siya ng direction. Okay? Kita na kagad dyan na nag-a-attract. Pero kung hindi ko nilagyan na nag-a-attract, diba, kailangan ko siya ilagay para malaman mo kung ano yung direction. Okay, plus, so Q3, tapos Q10, all over 4 pi, so E sub O, E sub R, D squared, so bar 180. Since diretso siya, diba, tapos papunta dito sa 180 degrees. So ganyan lang yung gagawin mo para masolve itong number 3. Dadali siya with application of complex numbers. So kung walang application of complex numbers, ang gagawin mo dyan, i-breakdown mo pa siya sa horizontal and vertical forces. Di ba yung parang ginagawa mo sa engineering mechanics? Summation ng X, summation ng Y, and then i-resultant mo siya. So ngayon, dahil na complex numbers tayo, mas mabilis na natin itong masasolve. Rekta na lang kagad siya. Okay? So ngayon, lagay na natin ito. So 3 micro. Okay, tapos multiply by negative 4 microcoulomb all over 4 pi. So 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. So dahil nasa space, 1. So yun, no, wala na naman sinasabi. I-assume natin asado, vacuum. So 0.5 meters squared. Bar 60. Okay? So, plus yung pangalawa. So, kopya lang din. So, 3 micro coulomb. And then, 10. Ayun. So, ngayon ko lang napansin, no? Correction pala. Micro coulomb ito. Micro siya. Hindi siya nano. So, ayan. Diretso na natin. So, 10 micro coulomb. All over 4 pi, so 8.854, okay, so times 10 raised to negative 12 farad per meter, tapos ayan, 1, 0.5 meters squared, and then, saan ba siya nakalocate? Bar 180. So ayan, mas madali mo masosolve, at hindi lang yun, may direction pa yung resultant force mo, alam mo kung saan siya nakalocate. So, ngayon, kunin na natin yung mahiwagang calcue. So, ang una natin kailangan gawin dito is lipat tayo ng mode 2 since complex number computation. So, yung magandang pwede natin gawin, pwede mag-solve ka muna ng magnitude. Parang ganito, 3 times 10 raised to negative 6, 4 times 10 raised to negative 6, tapos yung 4 pi. Okay, and then yung constant ulit natin. Si 8.854. Ayan. And then 0.5 meters squared. So sabihin natin, store mo sa letter A. Ayan yung force nung una. Okay. Tapos yung pangalawa naman, number 10. Okay, edit natin ito. Tapos ayan na sa letter B. Okay. So, since na-store na natin yung magnitude, madali na lang to. So, A bar 60. O, diba? Ganyan lang siya. Tapos, plus B bar 180. Or, pwede mo na nalagay, negative B. Ganun lang siya. So, ayan. Makukuha na natin pinakasagot. So, ayan, 0.940. Okay. So, 0.940 bar angle 156.586. So, 156.586 degrees Newton. O, diba, meron ka pang ano, tawag dito, resultant. So, nandito banda siya. And so, between 180 and 90. Tapos, ayan, kapiranggot na lang, let's say. So, ayan yung resultant force mo na nag-a-act dun sa 3 microcoulomb.
So, bali ayan, dito nagtatapos no yung pinaka basic discussion natin patungkol sa electrostatics. So sa mga susunod na episodes natin dito, ayun, dadaanan natin yung electric field na mismo, electric potential, tapos yung electric flux density, ayun, bago tayo pumunta dun sa capacitance. So ayan, so kung gusto nyo kami samahan, no, para magpalakas ng mga basics ng EE subjects, so subscribe lang kayo dito sa EE Lectures and The Lord of Stories Podcast. See you sa mga future episodes. Bye!